Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga aming mahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Santa Maria na ipinaglilihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng panampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Malangin tayo na sa ating pagtitipon sa pag ng Panginoon, tayo mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa Kanyang pamagitan, tayo maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kais nasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ahapuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyosari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng espiritu ng iyong kaganang loob sa iyong sambayanan
upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taas ng langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, O Panginoon aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako.
sila'y magiging bayan ko. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit ng Pasko, ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang aking malasakit sa aking bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong tanda ang may pakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, ibahin ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kahit nang siya'y muling mabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, ang inang simbahan ng ating bayang Pilipinas at inang simbahan ng Archdiocese ng Manila. Kapag tingnan po natin ang kahulugan ng bahay o ng templo, ay atin pong i-focus o isentro ang ating pag-isip sa ating mga tahanan, sa mga bahay na kung saan doon tayo na sentro. At tama lang. Pero dapat rin tingnan na ang pinakapunot dulo ng bawat tahanan ay ang pag-ibig. Una sa lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay kanya pong ginawa ang lahat ng bagay. Nilikha niya ang tao dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. At siya naman ay iniligtas niya ang kanyang bayang na hinirang na Israel dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. At naninirahan, ulitin ko po, naninirahan ang Diyos. Dahil siya naninirahan, kay gumawa ng templo ang kanyang mga nananalig. Pero ang unang templo ay tinatawag na templo ni Moises na isang tolda lang. At ang kasunod ay ang templo na nilikha ni
Solomon, anak ni David. Gusto sana ni David na magtayo ng templo, pero ang tunay na magtatayo ay si Solomon. Ito yung tinatawag na the second temple. At ang pangatlo na templo, ito yung nasa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 22, ay ang templo ng Jerusalem na itinayo ni Herod the Great, ang dakilang Herod, na kung saan napakaganda, pero sabi ng ating Panginoon na gibain ninyo ito at sa tatlong araw ay kanyang likhain uli o itayo uli. Pero hindi naunawaan ng mga tao dahil na sentro sila sa mga struktura, sa mga bato at sa mga bagay-bagay. Pero ang tunay na punot dulo na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig ng Diyos ay hindi po nila nakikita. Kaya hindi nila nakikita na ang tunay na templo ay ang pagnanahan ng Diyos sa mga tao. Kaya kahit tulda lang sa panahon ni Moises, nanahan ang Diyos sa kanila. Yon ang templo ng Diyos. Naglikha man si Solomon na napakagandang templo na ayon pa sa tradisyon, pinakamagandang templo bago ito sinira ng mga kalaban ay templo dahil nagnanahan ang Diyos at nagnanahan siya dahil sa kanyang pag-ibig sa o dakilang pag-ibig sa tao. Ang kasunod ay nanahan rin siya sa templo ng Jerusalem sa kapanahunan na kung saan ang ating Panginoon ay nagpahayag na na ang templo na dapat isentro sa mga puso ay ang templo na kung saan doon nagnanahan o mayroong presensya ng Diyos na may dakilang pag-ibig at siya na salita ng Diyos ng katawang tao, siya ang templo na buhay. Magpahanggang ngayon, itong templo na buhay ay hindi gaanong naunawaan ng mga tao. Pero kapag katingnan po natin sa Ebanghelyo ni San Juan ngayon, Kapitulo 2, verso 13 hanggang 22, mayroon pong mababasa natin na gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng tatlong araw sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoon sa pangatlong araw. Kaya ang templo na tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Pero tayo rin kapag tayo'y nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, naging buhay tayo na templo, naging buhay na tinatawag na pagtitipon o iglesia, naging buhay na bahay ng Diyos, naging buhay tayo na sambayanan ng Diyos at dahil dito, tayo'y naugnay-ugnay sa pamagitan ng pinakamakapangyarihan na kapangyarihan, walang iba, ang pag-ibig ng Diyos. Ang nag-ugnay sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po semento. Ang nag-ugnay sa atin ay pag-ibig ng Diyos. Kaya kapag tingnan po natin itong salitang pag-ibig ng Diyos, 300 times makita po natin sa Biblia at ito'y tinatawag sa mga Hebreo na Ahabat Elohim na nasali naman sa koinoko na Grigo na Agape to Theo at Amor Dei na kung saan ang pag-ibig niya ay napahayag na ito ay higit pa sa lahat ng iniisip ng tao na hindi sumasagi sa ating isipan na ito yung tinatawag na pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na lumampas pa sa kaalaman ayon pa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Episo, Kapitulo 8, versiyo 8 at sumusunod, na kung saan dito po ating napakinggan sa ating Salmo ngayon, 83, na ang templo na minamahal natin ay ang ating pagpasok sa tunay na tahanan na espiritual. At itong tahanan na espiritual na kung saan ito'y naugnay hindi sa ordinaryo na paraan, naugnay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya
hindi man natin kilala at nakikita siya sa physical na ating nararanasan, ngunit ang ating pag-ibig sa Kanya ay lampas pa doon, gaya ng unang sulat ni San Pedro sa na Kapitulo 1, Versikulo 8, na kung saan ang pag-ibig na ating madama ay higit sa ating mga nakikita, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa ating mga puso sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ayon pa sa sulat ni San Pablo sa Tagaruma, Kapitulo 5, Versikulo 5. Kaya kung tayo ay nagkakaisa na dahil sa pag-ibig ng Diyos, nariyan po ang Diyos. Kapag nagtitipon tayo, sinasabi ng ating Panginoon, kung mayroong dalawa o tatlo nagkatipon sa pangalan ko, nariyan. Nariyan ako. Na ibig sabihin, narito ang Diyos kapag tayo nagpapahayag ng ating pag-ibigan sa isa't isa. Higit sa lahat ang ating pag-ibig sa Diyos. Yung magpahayag ng dakilang ng pag-ibig ng Diyos, dahil ang Diyos ay may dakilang pag-ibig, pumalakpak ng malakas pa at sabihin natin, I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. At dahil dito tayo nagiging templo at dahil dito, ang ating katedral ng Maynila ay siyang simbolo ng pagnanahan ng Diyos na nagkakaisa tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. At naway itong pag-ibig na ito ay mapahayag sa ating matibay na pananalig sa Diyos, sa ating pagsasaksi, sa ating pananalig sa Kanya, sa pangitan ng ating pagbabalik loob sa ating sarili, at pangalawa, sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao, at ang ating pagkakaisa, na tayo nagkakaisa sa pangalan ng Diyos, at dahil dito tayo'y tagaantay sa pagdating ng ating Panginoon sa Pasko ng pagsilang Niya, na tayo'y nagkakaisa hindi sa material na bagay at mga iba't ibang mga palabas sa Pasko, pagkos tayo nagkakaisa dahil minamahal natin ang Diyos. Ito'y ating tugon sa Kanya dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang sa pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, itulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan po ay ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magdamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapam. Huling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo, patibuso namin isip. Tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang pagkain ito at ipagkalob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan. Marapat mong manahan sa bahayng dalangin ng itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na nakipagkapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kabananaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kahit isa namang helsi si awit ng papuri sa iyong bahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan yung Espiritu yung banal, makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, may galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayin mo ang pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Almighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Announcement. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection mamaya, December 10, 2024. Sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may timang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Siscon Jr., Bishop, Elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector, Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilubmong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkalubmong sa aming pakikinabang kami panahanan ng iyong kaganahang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kayo mo narito,
kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa na mamahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Tahanan ng Diyos, oikos to tio, sa atin ay katedral, uupuan na kung saan dunanahan ang simbahan. Naway naugnay tayo sa pag-ibig ng Diyos sigit sa lahat at pagmamahalan sa isa't isa upang lalong tumibay ang nagkakaisang sambayanan ng Diyos, Ecclesia Tie, ang natitipon na sambayanan ng Diyos. Ngayon na po ang kubasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kan na susumamo sa makamta naman niya ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalimahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa mitan ng binisyon ito na maalan ng pangako ng saminyag na ikaw ang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Jesus Nazareno, sinasamba ng aming Ama, ipinuto ka namin ang buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagunsag ng aking kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno,